Guys, listen. We have an emergency. Hit that stop. Hi, Mother Titos and Titas. Somehow, we have an emergency. Recently, iba yung estado ng panahon natin, right? Medyo mahirap siyang i-accept. Mapapaisip ka na lang talaga kasi eh, bakit ngayon lang? Or bakit ngayon pa? Nagsimula sa bushfire sa Australia. Yes. Napakalaki yung impact ng bushfire sa Australia. And somehow nakakagilty kasi alam natin na meron tayong kirindown tribute kung paano yung nangyari. And it's a result of global warming. And syempre, as a human, alam ko, guilty tayo dun. Tapos nasundan ng declaration ng US to Iran partake in a war. They will. Everyone will get revenge for the martyrs' blood. Don't you worry about that. Somehow nakakatakot, right? In our generation, declaration of war, somehow a big deal. And yun, sabi daw nila, start of World War III, pero natin hindi pa lang. Then, nasundan pa ng iba pa ang mga natural disasters, tulad ng pagsabog ng vulkan sa atin. Tagaytay City is a ghost town. Ash from the volcano is everywhere. Even without a major eruption, residents have already been hit hard. Nakakatakot lahat na nangyayari kasi parang lahat negative. And come to think of it, tatlong bulkan pala yung sumabog halos sabay-sabay. At nasundan pa ng iba't ibang lindol. People have been rescued and where dozens more are still believed to be buried underneath all of this debris. At a nearby school, we were told the bodies of 20 children have been recovered. The death toll now officially stands at about 200. That number will rise. Parang lahat pointing to the end, di ba? At recently lang yung swarm ng mga locusts sa Africa. They eat and destroy everything on their way. Ang hirap sabihin pero yung tinatawag nga nating end times. So kung follower ka ng Christian learnings, somehow may associate mo lahat to sa ganito. The end times. Nakakatakot. Somehow nakakatakot. Then mapapaisip ka, end of the world na nga ba talaga? Tapos na ba talaga to? Wala na ba talagang pag-aasa? And ang nakakatampo lang is, kumbaga, bakit ngayon lang? Diba? Bakit ngayon pa? Kung saan nag-i-start ka pa lang, may ginagawa ka pa lang para sa pangarap mo. Tapos parang ganito pa yung nangyayari. Diba? Ang hirap lang i-accept na parang lugi naman kami. Ba't kami pa yung generation na nakakatamo ng mga ganito? Kasi somehow nakakawalang gana naman, di ba talaga? Bakit pa tayo mag-e-effort sa lahat kung talagang tapos na? And actually, personally, ako tinamaan talaga ako nung katamaran. Katamaran na mag-effort na. Parang ayaw mo na mag-effort. Kasi parang iniisip ko, para saan pa? Para saan pa pag-effort na lahat? Para saan pa pagbuo ng pangarap kung tapos na? Diba? Wala naman ang mangyayari. Para saan pa to lahat? Pero naisip ko din, what if ngayon lang natin itong na-experience dahil exposed tayo sa media? What if lahat ng to nagkakasabay-sabay lang kasi ngayon mas available na yung information sa atin? Dahil nga dito, mas powerful na yung media natin. Mas madali na nating nalalaman yung mga bagay-bagay. And coincidence lang talaga na halos sunod-sunod lang yung mga nangyayari. Kasi what if hindi pa naman talaga katapusan? It's not the end of the world yet. And ayan ka, ayan tayo. Wala nang ginawa, hindi na nag-effort kasi feeling natin end na, feeling natin katapusan na. Ano na lang paglalagyan natin kung sumuko na tayo sa Lord? Alam ko, nakakatakot. Natatakot din ako. Pero saan ba galing yung takot natin? Saan ba yung nagmumula? Diba? We need to find out kung saan ba talaga siya nagagaling. And based on reflecting, marahil galing to sa mga nabasa, binabasa, pinapanood.
isa na dyan yung pinakasikat na 2020. Pinakita kung paano natapos yung mundo. Nandun din yung I Am Legend, saan nagkaroon ng malawakang sakit. At ngayon nga, ito, we have this coronavirus na kumakalat. Geostorm, na ganun din, natural calamity din. Dante's Peak, malakihang pagsabog ng vulkan. Madami pang iba na pwedeng nakaka-apekto na kung anong nai-imagine natin. Na kung ano yung pwedeng end ng world. Kung paano ba matapos. Ito talaga nagro-root yung mga takot. Sa mga nabasa, napanood natin. Yun nga, dahil nga dito, nandun na yung phase natin na mag-isip na lang. Na i-associate natin yung mga nangyayari sa mga, ay baka ganito na yun. Baka ito na yun. Pwede din sa paniniwala natin na ito yung mga senyas kung matatapos na yung mundo. Pwede din. Pero ano nga ba kasi yung nagiging effect na nito sa atin? It spreads negativity. Ewan ko, personal talagang negative yung feeling ko about January. As in, napakabigat. Alam ko, may mga okay na nangyayari. Pero parang na natatabunan siya eh. Na, nasasapawan siya nung mga negative na nababalitaan mo, mga nababasa mo, mga napapanood mo. And right now, palibot tayo eh. Palibot tayo ng mga negative news. Kahit nga sa artista, di ba, namatay si Kobe, may mga naghiwalayang love teams. Pero, ayan, nandyan na nga sila, di ba? Yung negative feeling, napapalibutan tayo. Pero reflection lang, alam natin yung realidad eh. Oo, na-associate natin to sa mga pelikula, mga nangyayari. Pero di ba, iba pa rin yung realidad. Mas harsh. Kasi lahat, sa lahat ng napanood natin, nangyari lang yung kalamidad in one day. Halos isang araw, isang mahabang araw na kung saan, ayun, pagdadaanan ng bida, paano makasurvive. Yung isang araw, yun nga. Sa isang araw, madami yung mangyayari na pagdadaanan ng bida. Na ibang-iba sa realidad. Na kumbaga bawat oras mahalaga. Hindi lahat ng bagay nangyayari sa isang oras. Kaya kung sa akin man, kung matatapos na ang mundo, feel ko hindi pa bukas yun. Malapit na yata, pero hindi pa bukas yun. At ito nga tayo, di ba? Napapalibutan ng mga pangyayari sa mundo na nakakapabigat lang kumilos, nakakapabigat lang umaksyon. Kasi para nakawala ng gana. Pero part kasi ng adulting na dapat marunong tayo magdala, di ba? Kasi meron na nga mga nangyayari ganito sa mundo. Meron pa tayong mga personal na pinagdadaanan. Somehow nakakatamad talaga eh. Nakakatamad gumalaw. Kasi kala mo, ito na to, dito na to natatapos. Pero ano ba yung bigat? Bakit ba tayo nabibigatan gumilaw? Di ba? Alam mong may mabigat eh, pero di mo malaman kung bakit mabigat. Di mo malaman kung ano yung mabigat. And realization, yung mabigat na yun yung negativity eh. Yun yung negativity ng dala nitong mga balitang to. Nitong mga nangyayari sa paligid natin. Don't get me wrong ah. Hindi ko naman sinasabi na wag natin pansinin yung mga nangyayari. Pero sana wag natin i-consume yung negativity ng kalakip nito. Kasi come to think of it, kahit negative yung mga nangyari, ang daming positive na nangyari, kalakip nun eh. Diba? For example, yung bushfire sa Australia, napansin nyo yung activeness ng mga volunteer to help. And then yung biglang milagro, miracle kasi talaga yun, yung biglang umulan at laking tulong kung paano napatay yung apoy. Diba? Napaka-positive din nun eh. Yung declaration ng gera na halos hindi mo na alam kung saan ka-action. Pero diba? Biglang nagsilabasan yung mga grupong pinaglalaban yung peace pa rin over war. Imagine that. And madami sila. Madami tayo. Diba? Kung iisipin, kaya nating pigilan tong gerang to eh. Kaya nating pigilan na wag nang lumala.
dito na lang sa atin, locally, di ba? Pagsabog ng Taal, oo, ang daming nangyari, pero ang dami din positibong nangyari kaagipat nun, di ba? Ang daming tumulong. Up to a point na na-traffic pa nga yung isang kali sa EDSA. Because ang daming truck na nagdudunit, ang daming padala. Hindi tayo doon nakafocus eh. Nakafocus tayo doon sa negative na akaakibat ng balita. Pero somehow, ang daming nangyayaring positive. Kasi looking back, nung bata pa lang ako, nangyari na din ito lahat eh. Pagputok ng bulkan, pagdeklara ng gera, Amerika at Iraq, bagyo, lahat na ito nangyari eh. Wuhan virus, coronavirus. Meron kaming SARS noon at bird flu. Diba? Nangyari na rin ito noon. Pero ano, diba? Heto tayo. Nandito pa rin tayo. Buhay. Still continuing. Kasi some things can be presented negatively. Pero ayun nga, pag tiningnan mo siya sa ibang angulo, sa ibang perspective, makikita mo yung good side. Makikita mo yung positivity na kaakibat pala nung negative event na yun. Bakit ko ine-emphasize kasi yung positive in every situation? Kasi yun yung magko-continue sa'yo to drive further, to still continue. Kasi kung palibot ka talaga ng negativity, wala kang magagawa. Nandiyan ka na lang, magmumukmuka, maghihintay ka na lang na kung ano mang hinihintay mo. Pero wala kang gagawing action. And alam ko ikaw, may pinagdadaanan ka din personally. Pwedeng hindi siya napapansin ng ibang tao, pwedeng oo. Pwedeng may problema ka sa relasyon, pwedeng may problema ka sa pera, pwedeng may problema ka sa pamilya, pwedeng may problema sa kaibigan, pwedeng may problema ka sa sarili mo. And yes, negative yan. Mabigat yung dalhin. Pero tingnan natin sa ibang angulo. Tingnan natin sa positibong angulo. Duro nagkakaproblema kayo ng syota mo kasi may gustong kayong ayusin para mas maging malakas pa yung connection nyo, diba? Mas malakas pa yung relasyon nyo. Pwedeng nagkakaproblema ka din sa pera kasi may dapat kang matutunan kung paano mag-budget. May dapat kang matutunan kung paano humawak ng pera. Pwede nagkakaproblema ka sa pamilya kasi may dapat kang ma-realize sa mga sitwasyon. O pwedeng may kailangan ka ding ayusin sa sarili mo. Diba? Minsan kasi itong mga problemang to, mga challenges lang to eh. Mga challenges na pag natapos mo, may something kang matututunan. Pag natapos mo, mas mag-i-improve yung sarili mo. Hindi ko sinasabing baliwalain mo lahat ng problema na nakikita mo sa sarili mo, sa mundo, etc. Hindi ko sinasabi na ganun dapat. What am I trying to say here is don't drown yourself dun sa negative feeling. Huwag kang magpakaluno dun. Okay? So, still, keep informed about the news. Huwag masyadong mag-emotional sa lahat ng bagay. Kung nahihirapan, tumiga. Okay, napaka-importante yun. And keep everything positive. Ngayon, magtatanong akong paano. Diba? Paano nga mabaging positive? Pwede mong simulan being grateful. Okay, be thankful on everything. Kasi pag sinet mo yung grateful attitude, ang gaan eh. Kasi parang lahat pasasamalamatan mo na lang. And keep this be thankful attitude. Be thankful on everything. Sa lahat ng darating. Okay, maliit man or malaki, dapat pasalamatan mo yan. Nakapagkain ka, nakasnack ka, nabigyan ka ng tsokolate ng friend mo, lahat pasalamatan mo. May problema ka, salamat. It's an avenue for me to grow. It's an avenue for me to learn. Diba? May pinagdadaanan ka, go! Para yan sa sarili mo, mas mag-i-improve ka pa. Diba? Next is celebrate wins. Big or small, relevant or not, continue on celebrating those wins. Kasi mag-focus tayo din eh. Mag-focus tayo dun sa mga magagandang nangyayari. Kasi ito na nga yung pangyayari, di ba? Lahat ng negatibo, madali nating mapansin. Pero yung lahat ng positive na nangyayari, parang binabaliwala natin. And celebrating these wins mean you are emphasizing na may positive na nangyayari. And you need to celebrate this kasi kailangan mo itong matandaan na at this moment, may nangyaring ganito, may nangyaring masaya. Diba? Hindi lang naman siya lahat negative. Kahit palibot ka na ng negative, pag naalala mo na, ay,
ganitong araw may ganitong nangyari. Iba. Mas matutuwa ka. Next is surround yourself with positive people. Or be the positive person in your circle of friends. Kasi yun na nga, kung lahat kayo magsasama and lahat kayo negative, wala. Lahat kayo galit sa mundo. Lahat na lang nire-reklamo nyo, lahat na lang ganito ganyan. Pero if you're surrounded with positive people, madadamay ka na lang ng energy nila eh. Hindi mo na lang papabayaan yung sarili mong mag-isip ng negative. Or somehow, be the positive person in a group. Kasi minsan, it only takes one positive person para mag-graduate siya throughout the group. Then, my last tip is to keep on learning. You see, happiness is associated with growth. Once na nag-i-improve ka, may nafe-feel kang positive sa sarili mo eh. For example, learning a new skill, okay, finding a new hobby, finishing a new book, diba? Whenever yung mga ganong experiences, parang nakakagaan sa pakiramdam. Okay, so yun. Ayan, so bakit tinawag ko to as emergency? Kasi alam ko madami sa atin tinatamad. Tinatamad in a way na nawawala ng pag-asa. Diba? Let's keep our hopes up. Hindi pa katapusan. This is still not the end generation. This is not yet the end time. Hindi sa binubudol-budol ko kayo, pero feel ko hindi pa talaga. Lahat lang to nangyari ngayong January. As an adult, we need to keep moving forward. Kahit may mga ganitong nangyayari. And kahit personal, may pinagdadaanan tayo, stay positive. Diba? Continue. Patuloy lang. Keep on going. Keep on growing. Yes, medyo ganito yung energy natin. Pero, just a warning. Warning to every tito and tita na nanonood nitong video. Estudyante ka man, or young adult, young professional, we have to keep going, di ba? So, yeah, let's be positive. Ayan, I'm not really a big fan of Kobe Bryant, but Kobe Bryant has this inspiring lines na nakaka-inspire naman talaga. So yan, let's have a minute of silence in respect to Kobe Bryant. And this might not be the most energetic video na i-create ko. But yes, personally, naapektuhan talaga ako sa lahat nangyari. Parang, in a way, papatuloy ko ba to, itong ginagawa ko. Kasi alam ko positive siya. Maganda yung kinakalabasan ng journey natin, mga tito and tita. Pero yun nga, di ba ang bigat? Ang bigat lang ng mga nangyari. And mga nangyayari. And di ko din maintindihan sa sarili ko bakit hindi ako nakapag-shoot dapat nung next video ka agad. Pero yun, I'm on track again, and like and share pa rin tayo mga tito and tita, then subscribe sa channel. Hopefully we will have a great year. Happy 2020 guys. Ayan, gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat na nagsusubscribe pa rin. We hit the 250. So, 1/4 na tayo ng pinaka-goal natin for this year. Just 1,000 subscribers. And continue on watching, guys. Super thank you. And guys, still, just continue and keep on aiming.